So guys, no, naalala nyo ba yung isa pang Alice Go o din, Lial? Panaparehas na pangalan, kaparehas din ang apelyido. Ngayon pa lang pala yun, tingnan nyo ha, may update tayo doon. Latest, ngayon lang to. RTC judge at bata pa lang ako, July 1, idol ko na ito. Mm-hmm. Si Director Jimmy Santiago. Ayan. Director, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, Manong Ted, at sa mga tagapakinig ninyo. Opo, Manong salamat Ted. Sa panahon ng Director. Kuya Ted. Kumusta po kayo? Si Director Jimmy Santiago. Sa daming trabaho. Opo, at kami po'y bumabati sa inyo. Hindi pa po kami nakakapagpahatid ng congratulations dito po sa inyo bagong mission na ito. Director, pwede ho ba namin po na malaman gaano ho ba ka susi ito, no? Yung pong pagsusuri po ng mga fingerprint para masabi ho natin na ito ho ay foolproof at ang conclusive resulta po ng ginagawang dactyloscopy na ito ay hindi matatawaran. Conclusive ang sa legal, ano? Conclusive siya. Kumbaga, material ba siya? Ayun. Yun yung tamang term doon na ginagamit. Okay. Okay. Yes, sir. Tulad na nga po ng lagi kong pinapaliwanag sa ating mamamaya na ang dactyloscopy is an infallible science of identification. Hindi po ito nakakamali. Dahil walang dalawang tao sa buong mundo, even twins, magkapareho ang fingerprint. Mm-hmm. Opo. Ganun po yun, no? Opo. Sa Pilipinas po, ano ho ito? SOCO lang ho ba at saka NBI ang meron pong gantong mga gamit na para ho magkaroon ng ganito pong dactyloscopy? Hindi. Kahit ikaw, kaya mo eh. Pwede mo namang yano eh. Yun nga lang, kailangan mo ng mga expert opinion. Yung sinasabi natin na expert opinion sa court, no? Authorized, no? Expert opinion para maging conclusive siya sa para admissible siya. Professional or ano. Para maging admissible sa court. Ang PNP to at PNP crime nga, ang NBI ay mayroong file ng fingerprint impressions ng mga mamamayan natin. No? Mm-hmm. Opo. Ito pong, ano ang mga specimen po na pinagbasihan po ng fingerprint comparison na ito, Director? Records. Yun pong Indian Certificate of Registration ni Guo Pamping. Mm-hmm. Waping. Na nakapile po sa NBI. Yun po ay naipile noong 2006. Then, kinumpere yan and examine with the clearance application. Yung fingerprint niya regarding her clearance application in 2021. Ali Guo Ilial. Mm-hmm. So, kinumpere po namin yun at napatunayan na the impression was made affixed by one and the same person. Okay. Isa lang tao. Dito ho, sir, ang pinagbabasehan po natin ay dokumento po, papel ba ito? O kumbaga, ano na ho, digital file? Dalawa yan, siyempre. May digital impression at may ano, mayroong papel yan, ha? Paper impression kasi hindi ka naman sa NBI, 'di ba? Talagang mano-mano 'yun eh. 'Di ba? Digital impression and bot na may papel yan, may hard copy rin yan. Yung tsaka po pwede mo naman siyang kunin eh. Yung actual eh. 'Di ba? Yung actual ni Waping, 'di ba? Ni Alice Go. Ayan. Yung dati naming filing and digital filing, may file naman 'yun. Nahulo 'yun na ginamit namin sa pag-check. Mm-hmm. Opo. At dito ho ba, sir, kasi alam niyo ho naman na ito pong may hard and soft copy yan ang NBI. Inyong findings na ito ang gagamitin eventually, no, sa mga kasong kakaharapin nga nitong si suspended Mayor Go. I don't think so na they will question it, ano? Obviously, siya naman talaga si Waping. And not only the yung fingerprints. Mismong mga, ano, nagkasabi na siya si Waping. Anak siya. Mismo sa child yan, may
binati siya. Mismo inexposed na siya. Siya talaga si Huaping, no? Also known as Huaping, Go Huaping. Ha, mismong mga taga-Chinese, ano na, no? Yung newspaper na nagsabi. I have the copy. Ito po ba, kapag meron pong requesting party, tangi sila lang ho ang inyo pong aabisuhan dito. No need to advise the party na being examined, meaning the Guo camp? Ah, yung siguro marahil yun ang tinatanong nyo, yung request ni Senator Montero. Opo, opo. Request lang 'yon. 'Yung sinasabi naman ni ano ni nito ni ano, 'yung sinasabi ni Ted Pailon sa proper court na 'yon. Pag naisampa na 'yung kaso, tapos nakapag arraignment na at mag-aano ngayon ng specimen. So during the investigation and during the test, kailangan present both parties. Actually, pwede mo namang ipakita yung specimen ni Guo Huaping at saka nung Alice Guo. Diba? Kasi meron namang hard copy yan eh. So, may passport yan. May mga ano naman si Huaping eh. May, yung Huaping na yan, may passport eh. So, may thumb mark din siya doon. So, nag-apply sila ng ano. May mga thumb mark naman yan. So, ibig sabihin, ewan ko lang kung ilalaban pa nila yon ng abogado nila. Eh, wala na, talo na sila doon. Hindi nila pwedeng pa pasubalian. I don't think so na they will challenge the court. Hindi sila eh. Dali. Director, medyo tayo. Director, tayo po pinuputol-putol lamang sa ating pong signal. Ano ho? Ayusin lang po namin pong ating linya kasi nagpuputol-putol tayo, Director. Opo. Kaninyo, ang requesting party po kasi dito sa aking hawak ng dokumento ay si Attorney Rehome Pimentel, ang agent on case na organized and transparent. 21 application niya ng clearance naman ni Alice Guo. Opo, opo. Yung ACR nga po, ito yung Alien Certificate of Registration ano po, sa Immigration opo, Bureau po at meron nga din po kayo dyang kopya. Pero if you, kung kayo po yung sumusubaybay, Director, sa hearing po ng Senado, hindi ho ba't naglawas sila ng dalawang NBI clearance? Yung pong magkaiba ho ng picture, no? Actually, ito, 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 ito yung ano. Sinasabi ho ninyo, ayan, ito po yung ito po yung 2021 na NBI clearance ni Mayor Guo. Yan, yung papainvestigahan. Ito, ito yung papainvestigahan niya. NBI clearance po na dated ngayon November 3, 2005. Ngayon, ngayon, today. At ito nga po, pareho ang pangalan, na. Ano? Magkaiba lang po ito yung address. Alice Guo. Ito yung Alice Guo naman na taga Quezon City. Ayan, no? Ba't nagbabapiring? So, nadali yata tayo, ah. Ah. So, pagpapatuloy natin, ano? In-explain na, in-explain. Ayan. Opo. Kaya, hindi kami masyadong nagre-rely sa photograph. Opo. Ano ang report ng inyong mga tauhan sa NBI clearance section? Ito ho bang kumuha nung NBI clearance na kapangalan ni Mayor pero iba yung picture? Meron ba siyang fingerprint sa file niya? Meron. Meron yun. Meron yun. At sigurado yun. Sabi ko nga sa inyo, i-apprise ako ngayon, mamaya, after ng graduation namin, ng aming jefe ng flag ceremony. Okay, sige po. May tanong lang po si Chacha, Director. I hope you don't mind. Chuck, go ahead. Yes, Director, kanina sinasabi niyo po no na itong dactyloscopy eh talagang matibay na ebidensya kung gagamitin man dahil kahit nga twins hindi po pareho itong mga fingerprints. Pero ano po ang reaksyon niyo dun sa mga sinasabi na hindi porke yan ang finding sa NBI eh guilty na agad ito pong si Mayor Alice Guo? Ano pong tugon niyo doon? Ay, ang masasabi ko lang, ang findings ng aming dactyloscopy expert ay conclusive. Nare-respeto po yan ng hukuman. Wala nang ano yan. Ganun po. Matibay po yung ebidensya kung sakali mangyayarap yan sa korte, ano, Director? Yes, ma'am. Opo. Opo. Judge, alam ko, RTC judge yan eh. Yakausap mo na yan. Hindi yan Director na NBI. Ngayon lang naging Director yan. Pero yan ay RTC
hearty si Judge. So yung sinabi niya nga, ngayon na ngayon, yung ang Alice Go na yun na pinakita niya na picture, ay ngayon po isa-subject sa fingerprint. Yun lang po muna at maraming salamat sa inyo pagsabay-bay. Paki-like and share po para makarating no, sa kinaukulan. Yun po yung pinaka-latest mula dito no, sa ating mas malawak na research. Salamat po naman kami. I love you all.